Hi guys, so nothing important in this vlog. I just wanna share lang na namamalat na naman ang aking face. Ayan. So, syempre sa camera, sa video, hindi makikita. Pero in person talagang sobrang namamalat siya. Mula dito sa noo, pababa, sa pisngi, ayan o. Like that. Actually, binalitan ko na nga to eh. Pero, ayun, namamalat pa rin siya. So, i-share ko lang sa inyo na namamalat na naman, for the balat na naman ng aking face, alam nyo bakit? Kasi nga, diba, naghinto ako sa paggamit ng Brilliant Rejuve. Yes, guys. I think 1 month din. So, tinamad ako mag-skincare. Tapos, shinare ko sa isang vlog ko sa aking YouTube channel. Panoorin nyo yun. Na nag-pimple breakout ako. Tapos, ang ginamit ko is yung micellar toner ni Brilliant. Okay? So, yung micellar toner na yun, guys, sobrang mild nun. As in, talagang para ka lang naghihilamos, naglilinis ng mukha mo gamit ang tubig. Kasi sobrang mild nun talaga. And, ayun na nga. Ang pinaka-result ng nangyari sa akin dahil huminto ako ng ilang buwan, I think 2 months or 1 month sa pag-rejuve, is ito na nga, back to zero ako. Okay, so naghinto ako ng ilang months sa pag-brilliant rejuve and ito ang naging resulta. Back to zero ako after kong gumamit ng brilliant rejuve ng 2 days. Yan. So, guys, i-share ko lang na ang disadvantage ng paghinto nyo ng matagal sa Brilliant Rejuve, unang-una is syempre, magkakaroon ka ulit ng dry skin. Pangalawa, possible na bumalik din yung dati mong kulay. Ako kasi ganun ako eh. So, I'm not sure lang sa iba ha. So, ayan, ayusin ko lang. So, ayun. So, and the third one na disadvantage kapag huminto ka sa pag-Brilliant Rejuve is, syempre, mamamalat na naman, back to zero ka, like, pamamalat, pabumula, hapde, ayan. So, like, yung nangyari sa akin. Unlike kapag, kapag humihinto ako ng mga for 3 days, 2 days lang, tapos, or 1 week pinaka-maximum, ang pag nagba-back to Brilliant Rejuve ako, hindi ako ganitong sobrang namamalat. As in, talagang wala lang, wala nang effect. As in talagang nag-light lang nang nag-light. Unlike ngayon, na sobrang grabe. As in like 2 months akong nag-stop mag-Brilliant Rejuve. Tapos yung nag-Brilliant Rejuve ulit ako. Grabe, back to zero ako. Nakakaloka talaga. Ayan, so ayun lang naman. Share ko lang naman kasi may disadvantage din talaga yung paghihinto mo sa Brilliant Rejuve. Lalo na kung mababa lang yung tolerance mo sa pain at ayaw mo nang maranasan ulit yung hapde nung kahapon, charis. Yung hapde ng paggamit ng Brilliant Rejuve. Yung kumbaga parang one is enough, ayaw ko na maulit-ulit. Eh, yun na nga, kung ayaw mo maulit-ulit yung pain na dinulot sa'yo ng Brilliant Rejuve before, ang ma-advise ko lang sa inyo is wag kayong hihinto ng matagal. Just like me, na ayon huminto nga ng ilang months sa pag-vlog tuloy. Sa pag-Brilliant Rejuve, tapos yung nag-Brilliant Rejuve ulit, ito na. Namamalat na siya. Sobrang nakakairita. Ito pa naman yung pinaka-ayokong stage sa pag-Brilliant Rejuve. Or kahit hindi brilliant, any brand, basta Rejuve. Ito yung pinaka-hate kong process sa pag-Rejuve. Is yung ito nga yung pamamalat. Yung pamumula okay lang. Pero yung pamamalat talaga. Kasi syempre lagi akong outdoor. Lagi akong waalis. Or lagi akong nasa labas ng bahay. So nakakairita kapag ka pinagtitinginan ka ng mga tao. Kasi nga nagbabakbak yung mukha mo. Which is normal. Kasi nga ka-rejuve ko lang. And at the same time. Syempre, naipon na yung dry skin kasi nga nag-stop ka mag-rejuve. So, sinasabi ko lang guys ha, may disadvantage din naman talaga yung pag-i-stop ng pag-rejuve. No? So, ang disadvantage, yun nga, magba-back to zero ka at may ipon yung mga dry skin mo. Not like kapag kinontinuous mo siya, hindi naman talaga totally harmful yung pag-continuous ng rejuve. Basta may sure na magpapahinga ka like 1 day, 2 days, mga ganun lang. So, yun lang guys. Shinare ko lang talaga yung story ko na ito. Nagbabakbak na naman siya. As in, sobrang pagbabakbak na naman. So sad. So, yun lang guys. Bye!